Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaravision Network, ako po si John Perez Alberto. Ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing dalawa sa buwan ng Mayo taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, ESPAS, ipinatutupad na sa Calapan Port. Isang establishmento sa lungsod ng Calapan, nakatanggap ng Notice of Violation sa DEI. At lindol, naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindoro at kalapit na lalawigan. Sa detalye ng ating mga balita, sa iba't ibang versyon ng community pantry na hango sa ideya na maging hawa community pantry, itinatayo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Komunal sa pamumuno ni SK Chairperson Kathleen Joy De Jucos ang proyektong Kaakibat Kabataan, School Supplies Pantry. Layunan nila ng naturang proyektong magbigay ng libreng kagamitan sa pag-aaral ng mga kabataan. Si Jacqueline Nical, magbabalita. Hangos sa ideya na maginhawa community pantry, iba't ibang bersyon ng community pantry na rin ang itinatayo sa lalawigat upang magbahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Sa lungsod ng Calapan, pinangunahan ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Komunal sa pamumuno ni SK Chairperson Kathleen Joy De Jucos ang paglulunsad ng proyektong Kaakibat Kabataan School Supplies Pantry na may katagang kumuha ng school supplies batay sa pangangailangan magbigay ayon sa kakayahan. Layunin nila ng naturang proyekto na magbigay ng libreng kagamitan sa pag-aaral sa mga kabataan na lubos na nangangailangan bilang tugon at pagsuporta ng kanilang samahan sa mga kapwa nila na patuloy na nag-aaral sa kabila ng kinahaharap na pandemya. May kabuuang nasa 273 mag-aaral mula sa nasabing barangay ang nabigyan ng school supplies na binubuo ng 167 na estudyante sa elementarya, 56 sa high school at 50 naman mula sa senior high at kolehiyo. Nagpapasalamat rin ang SK Komunal sa lahat ng tumulong at sumuporta upang maisakatuparan ang layunin ng kanilang proyekto. Para sa mga nagnanais pang magbahagi ng donasyon sa samahan, maaari lamang silang kontakin sa FB page na Sangguniang Kabataan ng Barangay Komunal o sa numerong 0912-1010-107. Official na binuksan ng Department of Agriculture Mimaropa sa lungsod ng Calapan ang kadiwa ni Ani at kita katuwang sa diwa at gawa. Mabibili dito ang mura at sariwang iba't ibang produktong agrikultural ng lokal na magsasaka sa lalawigan. Magbabalik ulat si Jacqueline Ical. Sa pangungunan ni Regional Executive Director Antonio Garunjo kasama sa Sa pangungunan ni Regional Executive Director Antonio Garunjo, kasama si Provincial Agriculturist Christine Pine at iba pang konsernadong individual, opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Mimaropa ang kadiwa ni Ani at Kita, katuwang sa diwa at gawa stall sa lungsod ng Calapan, 12 ng Mayo. Mabibili ng mura at sariwa sa naturang stall ang iba't ibang produkto tulad ng upo, kalabasa, mais, bawang, kamote, sili, pakwan, kamatis, talong, ampalaya at organic na bigas. Ang mga agricultural products na ito ay nagmula sa Papandungin Vegetables Growers Association ng Bayan ng Gloria. Ayon kay Provincial Agriculturist Pine, ang kadiwa ay isa sa mga programa ng DA para sa mga produktong agricultural ng lokal na magsasaka at sa tulong nito magkakaroon na ng access ang publiko upang makabili ng sariwa at murang produkto. So itong kadiwa ay isa sa programa ng Department of Agriculture Mimaropa Region na merkado, lokal na merkado para sa mga produktong agrikultural ng ating mga magsasaka. So napakalaking tulong nito kasi magiging available po ang mga produktong agrikultural na mura para sa ating mga mamimili. So magkakaroon sila ng access sa sariwa at murang produktong agrikultural na napakahalaga, lalo ngayong panahon ng pandemya. Samantala, ipinabatid naman ni Regional Executive Director Garunjo bukod sa ganitong uri ng programa, tumutulong rin sila sa mga magsasaka sa pag-upgrade ng kanilang teknolohiya upang paramihin ang produksyon ng kanilang ani at pataasin ang kita ng mga ito. Technology kailangan mo doon. Kaya every now and then, yung ating resources mo, sa level to come down. Meron natin technology gap analysis para ma-determine kung anong kulang doon sa specific na lugar.
following the protocols of production, bagong protocol, at paano pa ba yung kulang aside from kumaproduce, kusta yung kanilang service handling, na-minimize ba nila yung losses dito. So ito yung titingnan namin. Tapos yung capacity ng at kanilang operative in terms of banking. Malaki na component. Ang dalawang competitive sa farmers at the same time, nakumbwenta natin ang competitive sa palitan. Bagamat nawala ang kadiwastol ng Papandungin Vegetable Growers Association sa Maynila, lubos ang pasasalamat ni Association Farmer President Rogelio Supnit Jr. sa kagawaran sa patuloy na pag-agapay sa kanila upang may mapatunguhan ang kanilang mga aning gulay. Sa mga magsasaka po ng Barangay Papandungin, napakalaki po ng aming karanasan sa pagkakadiwa sa Metro Manila. Doon kami abuti ng sunod-sunod na bagyo. Kahit na maraming bagyo, hindi kami natinag. Dire-diretso rin po sa tulong din ng ipapalakas ang loob kay Mina Director at Mina Sir Oslik, Sir Moon. Kahit na mahirap po ang pagkakadiwa, pinilit namin makatawid. Kaya lang yung aming pwesto ay wala. Pero kahit ganon, napagbigyan pa rin kami na magkadiwa dito sa ating probinsya. Kaya nagpapasalamat kami sa ating gobyerno. Kami pa rin ang pinagkatiwalaan ng Barangay Papandungin na magkadiwa. Ang mensahe ko po sa mga mamimili ay bisitahin niyo po ang kadiwa dito sa ating lalawigan at makakabili kayo ng mura sariwang gulay. At higit sa lahat ay nagpapasalamat po ang mga magsasaka namin dahil may pupuntahan na ang kanilang mga itinanim na gulay na binhi galing sa ating pamahalaan. Sa huli, hinihikayat naman ng DMA Maropa ang mga Mindoreño na bisitahin ang kadiwastol sa lungsod ng Calapan at bumili ng mga produkto dito na mabibili sa abot kayang halaga upang suportahan ang mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabali. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby.
comfort fast with a Samsung Windfree air conditioner. Naramdaman sa lungsod ng Kalapanang reported intensity 4 na lindol na nagmula sa Occidental Mindoro bandang alas 9:09 ng umaga, araw ng Miyerkules, ikalabing dalawa ng Mayo. Base sa inilabas na Earthquake Information Bulletin ng PHIVOLX, naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro na mayroong 5.8 magnitude at nasa kategoryang tectonic. Para naman sa naitalang instrumental intensity sa iba't ibang bahagi ng lugar, nakapagtala ng intensity 4 na lakas ng pagyanig sa bahagi ng Puerto Galera, samantala intensity 3 naman ang naitala para sa lungsod ng Calapan. Samantala, base pa rin sa naturang earthquake information, wala namang inaasang naging pinsala bunsod ng pagyanig, subalit nag-iingat pa rin ang lahat para sa posibilidad ng pagkakaroon ng aftershocks. Samantala, idineklarang regular holiday ni Pangulong Rodrigo Duterte ang May 13, 2021 bilang pagunita ng Eid al-Fitr o hudyat ng pagtatapos ng Ramadan. Sa ilalim ng Proclamation No. 1142 na nilagdaan ng Pangulo na karang May 10, 2021, ang buong sambayanan ay makikisa sa mga kapatid na Muslim sa pag-obserba ng Eid al-Fitr kasunod sa pagpapatupad ng community quarantine at social distancing measures. Ang holiday declaration ay inirekomenda ng National Commission on Muslim Filipinos. Layo ng deklarasyong maipabatid sa lahat ang pangrelihiyon at pangkultural na kahalagahan ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Tatlong araw ipinagdiriwang ng mga Muslim ang naturang okasyon bilang hudyat ng pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno. Sa ibang balita, sa naging on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng mga produkto sa ilalim ng mandatory certification ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro, isang establishmento sa lungsod ng Calapan ang nabigyan ng notice of violation. Kinumpiska dito ang self-ballasted LED lamp na walang branded PS mark o ICC sticker. Ang balita ay atin sa atin ni Jacqueline Ical. Isang establishmento sa lungsod ng Calapan ang binigyan ng notice of violation matapos ang isinagawang on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng mga produkto sa ilalim ng mandatory certification ng Provincial Monitoring and Enforcement Team ng Department of Trade and Industry. Sa naging inspeksyon, nakita sa isang establishmento ang self-ballasted LED lamp na walang brand at PS mark o ICC sticker. Dahil dito, kinumpiska ng nasabing team ang naturang gamit upang hindi na maibenta ang substandard na produkto sa merkado. Gayun din ay binigyan ang naturang tindahan ng notice of violation. Ayon sa DTI Oriental Mindoro, layunin ng monitoring na tingnan at siguraduhin na ang mga produktong ibinebenta sa mga consumer ay standard upang ligtas itong gamitin at may kalidad ang produkto. Kabilang sa mga ininspeksyon ay ang kagamitang pangkonstruksyon, electric and electronic products, household appliances at chemical and other consumer products. Sa kabila nito, paalala pa rin ng naturang ahensya na maging mapanuri ang mga consumer sa pagbili ng mga kagamitan. Tingnan-an nila kung ito ay may PS mark o ICC stickers upang matiyak na dumaan ito sa Bureau of Philippine Standard. Samantala, hinihikayat naman ang publiko na i-download ang ICC Verification Mobile App upang i-check kung ang ICC sticker ay lehitimo at akma sa naturang produkto. Samantala, sa pagpapatupad ng ESPA sa lahat ng pantalan sa bansa, kagad ring sumunod ang Philippine Ports Authority, Port Management Office Oriental Mindoro para sa implementasyon nito sa pantalan ng Calapan. Anya para maipabot sa mga biyahero ang panibagong patakaran sa pagbiyahe sa mga pantalan. Nagsagawa sila ng information dissemination dito at nagtayo na rin ng malasakit help desk para makatulong sa mga biyaherong nahihirapan o may katanungan sa paggamit ng ESPAS. Ang detalye sa report ni Jal Maronilla. Kaugnay na implementasyon ng ESPAS Travel Management System sa lahat ng pantalan sa bansa, ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority Port Management Office Oriental Mindoro, matapos maibaba ang naturang memo, kaagad din silang sumunod dito. Para sa information dissemination, nagsagawaan nila ang kanilang tanggapan ng pagpapaabot sa publiko hinggil sa naturang aplikasyon at kung paano gamitin ito. Ipinabatid rin anila ang anunsyo sa mga biyahero, paglalagay ng tarpaulin sa iba't ibang bahagi ng pantalan at ganun rin ang paglalabas nila ng anunsyo at mensahe sa kanilang social media account.
paliwanag pa ng naturang tanggapan. Ang pupuntahang Local Government Unit o LGU ang nag-a-approve sa ESPAS confirmation ng mga biyahero at hindi ang PPA o ang mga pantalan. Anila, meron silang itinayong 24/7 malasakit helpdesk na siyang tumutulong sa mga pasahero hinggil sa paggamit ng naturang ESPAS. Kung ang problema naman anila ng mga pasahero ay tungkol sa LGU, kagad itong kino-coordinate sa tanggapan ng PDRRMO. Kung ang problema naman ng mga biyahero sa LGU ay sa labas ng probinsya o lalawigan, kanila itong isinusulat sa malasakit helpdesk. Kung kompleto naman anila sa dokumento at rekisito sa pagbiyahe, ayon pa rin sa pamunuan ng PPA Oriental Mindoro, kanila ring binibigyan ng pahintulot ang mga ito na bumiyahe. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Yensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Dalawang magkahiwalay na buy-bust operation ang isinagawa ng Bongabong at Victoria MPS kung saan arestado dito ang dalawang magkahiwalay na suspect. Ang detalye sa report ni Jao Maronilla.
Dalawang maghiwalay na anti-illegal drug operations ang ginawa ng mga kapulisan kamakailan lamang na nagresulta sa pagkahuli sa mga suspect dito. Sa bayan ng Bungabong, pinangunahan ni Police Major Arsenio Aco, Acting Chief of Police ng Bungabong MPS, ang isinagawang bypass operation sa Barangay Malitbog noong 10 Mayo. Sa naturang operasyon, nakilala ang suspect na isang newly identified drug personality, isang driver at residente ng barangay Sigangi. Sa pagkapkap sa suspect, na-recover dito ang isang small heat seal plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng droga at ang ginamit na 1,000 peso na marked money. Samantalang sa itim na wallet ng suspect, nakita rin dito ang 10 piraso pa na small plastic sachet na hinihinalang naglalaman rin ng droga. Base sa report, aabot ang naturang droga sa halagang 7,000 pesos. Samantala sa bayan naman ng Victoria, huli rin ang isang lalaki sa ikinasang bypass operation ng Victoria Municipal Drug Enforcement Team na pinamumunuan ni Police Major Marfredo Dulatre. Sa naturang operasyon, na-recover sa suspect ang isang small plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng droga at ang ginamit na 500 peso marked money. Samantala, nakuha rin sa wallet ng suspect ang 4 piraso pang small heat seal plastic sachet na hinihinalang naglalaman rin ng droga, mga lighters at drug paraphernalia. Ang mga drogang nakumpiska sa operasyon ay pinadala rin sa PIDEA Mimaropa para sa kumpirmasyon ng mga ito. Samantalang ang dalawang suspect na nahuli sa maghihiwalay na operasyon ay pansamantalang nasa kustudiya ng mga konsernadong police station at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naging factory worker, yaya, cook, caregiver, PNP ng 10 taon sa Europa at mahigit isang dekada na hindi nakasama ang anak. Ilan lamang ito sa mga pinagdaanan ng isang single mother na YouTuber na naging misyon na ang pagtulong sa pag-aaral ng mga kabataang Mindoreño mula nang simulan ang kanyang channel. Ito anya ay bilang pagbabahagi sa kapwa matapos malampasan ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Kilalanin siya sa ulat ni Mel Francisco. Mula sa puso ng tita, kayo ay pinagmamalaki ko. Welcome kayo sa buhay ko. Welcome kayo sa Buen Nation. Welcome kayo sa ating pamilya. Siya si Buena G, ang tita ng bayan. Buena Glenn Panaligan ang kanyang totoong pangalan. Isang YouTuber mula sa lungsod ng Calapan na ginawang misyon ng pagtulong sa mga kabataang Mindoreño mula nang simula ng kanyang channel na Buena G. Taliwas sa ginagawa ng ibang YouTubers na puno ng prank at iba't ibang gimmick ang channel, travel vlog sa Europa, fitness and fashion ideas, at serye ng pagbibigay ng tulong sa mga kabataang mag-aaral na karamihan ay Mindoreño ang laman ng channel ni Ms. Buena G. Namigay siya ng load, cellphone, tablet at laptop para makatulong sa online study ng mga kabataan. Maliban dito, may mga kabataan din siyang pinili upang gawin ng mga scholars. Kwento niya, tinupad niya ang pangarap ng kapatid niya si Ms. Myra V. Panaligan na namayapa dahil sa sakit na cancer, ang pagkakaroon ng isang YouTube channel at iisa sila ng hangaring makatulong sa mga kabataang mag-aaral. My YouTube channel started last year, which was 2020, during the pandemic. Oh, the reason for creating this channel is to share how to get the most out of life, living each day as though it were your last, making the difference for yourself and the those around you. Kasi nung namatay yung ate ko last 2019, doon ko na-realize kung gaano ka-importante ang buhay. Na sobrang maiksi lang ang buhay natin. Tomorrow is not promised. Yung ate ko kasi na namatay, gusto niya magkaroon ng channel. Gusto niya magkaroon ng YouTube channel. And hindi na yun natupad. And sabi ko, tutuparin ko yun para sa kanya. Huwag susuko, yun din yung ginagawa ko, yun din yung ipinamumuhay ko, na hindi lahat na alam ko na kapag ginawa ko itong platform na to, pag inumpisahan ko itong platform na to, hindi ako agad sa padami. Mag-i-start ako from zero and okay lang yun na nadanasin ko and maranasan ko yung lahat, yung step by step hanggang sa pag dumami na yun, mas ma-appreciate ko yung mga tao na nandyan na nag-subscribe sa akin. Ibinabahagi niya sa kanyang channel ang mga makabuluhang content gaya ng pagbiyahe sa iba't ibang bansa lalo na sa Europa kung saan siya nakabase. Mga fitness and makeup tips, ganun din ang iba't ibang fashion ideas dahil isa rin siyang makeup artist at stylist. Nang lumaganap ang pandemya, sinimulan niya ang pamimigay ng mga cellphones at tablets
sa mga batang nagbahagi sa kanya ng kwento ng kanilang buhay. Naisip ko na, bakit hindi ko na lang tulungan ang mga kabataan na ito na gustong mag-aral? And nakita ko yung hirap nila, lalong-lalo na mga pandemic, yung mga magulang nila walang maibili ng pagkain, and how much more yung hirap nila na maibili ng load. And wala nga silang educational devices. Dahil nga nag-online class na tayo, new kind of learning, nakita ko din yung hirap. Meron na akong 58 na educational devices na naipamahagi, and meron pa akong 8 na nakahanda na ire-ready ko yon sa mga bata pang nangangailangan. Na magbubukas na ulit ang aking page na Buena G para sa mga kwentong buhay ng mga kabataang nagnanais makatanggap ng mga educational devices. And may ready akong 8 na mga cellphones para sa kanila. And pero yun lang yung educational devices. Wala pa dyan yung mga palaro natin na halos isang linggo yata, mga 3 o 4 na beses tayo nagpapalaro ng loads. Nanalo sila ng 500 pesos to 1,000 pesos. And hindi ko mabibilang. Hindi ko alam pagdating sa numbers. Yun. So, educational devices talagang ganun nakarami. Hindi lang ako sa material nagpapasalamat sa inyo, kundi po dun sa mga life lessons sa pagpapalakas na binibigay niyo po sa amin. Thank you so much po kasi po nakilala po namin kayo at tinanggap niyo po ako kung ano man po yung background ko. Tinanggap niyo po ng walang halong pag-aalinlangan at walang iniintay pong kapalit. Anya, malaking hamon na panatilihin ang pagtulong sa mga kabataan lalo na sa pinansyal. Ngunit hindi anya na uubusan ang paraan ng Diyos para tulungan siya sa kanyang misyon. Hindi talaga siya madali. Na minsan iniisip ko, meron pa ba ako? May makukuha pa ba ako? Meron pa ba akong may i-support? Meron pa ba akong may i-sustain sa mga kabataan na to? Sa mga gusto kong matulungan. Pero alam mo, God provided me talaga so much. And the more na tumutulong ako, the more naman na dumadami yung mga blessings. And sobrang marami din akong pinagdaanan na alam mo yung gusto kong humingi ng sponsorships, and hindi lahat yun tutugon, hindi lahat yun magbibigay, hindi lahat yun tutulungan ka. Minsan nagkakaroon ako ng self-pity na parang ayaw nila, and hindi sila sumasagot. Pero marami din naman na sila mismo yung nagkukusa. Sasabihin nila na, I wanna share. Kasi nakikita ko maganda yung ginagawa mo, marami ka natutulong mga kabataan. And ako mismo sila mismo yung nagsasabi sa akin na, pwede na ba to? Pwede ba ako mag-share sa advocacy mo? Kasi maganda, marami kang napapasaya, marami kang kabataan na natutulungan. And even foreigners. Kaya talagang ramdam ko talaga na, ito pala talaga yung mission ko. Ito pala talaga, dito pala talaga ako. Nakalaan. As long as may work ako, as long as kaya ko naman, kasi nga Europe-based ako, and yung kinikita ko naman kasi doon, kaya ko naman i-sustain dahil nga may mga scholars ako na paparating. Kung hindi ko naiisip, hindi ko nakikita yung sarili ko na mahihinto yung pagtulong, kasi alam kong kailangan nila yun. Alam ko na nasa paraan kong ito, may encourage ko rin ang mga YouTubers na malalaki ang kita. Na alam mo yung pinagpipray ko, na sana dumating yung time na makita nila yung mga ginagawa ko at magbahagi din sila. Isang international relations officer si Ms. Buena sa Europa. Isa din siyang artist, pero maliban sa mga ito, may iba pa siyang trabaho na ginagawa para kumita. Alam mo ba na nag-start ang Buena G nung gumawa ako ng film sa Paris. So, I am included in a film. Ang kasama ko sa film ay superstar ng France. And hindi pa nga lang siya naipalabas kasi nga nagka-pandemic. And nag-start yung Buena G. I'm working as international relation officer sa isang kumpanya sa France. Naka-base ako sa France. And in parallel, ako ay nag-host ng mga lalaking events. Kapag may mga conferences, nag-host ako ng gala. And ano rin ako? Makeup artist? Madami. Choreographer, makeup artist, stylist. Madami akong racket. Katatapos ko lang din mag-aral sa London ng sa nails and also eyelash extensions. Talagang multitasker, tita. And thankful dahil kahit nag-pandemic, hindi kami nawalan. Hindi ako isa sa mga na-layoff. Kaya din siguro ganun ako. Nagbabahagi ng tulong. Lalo ako na-inspired na magbahagi ng mga tulong pa dahil nga hindi ako nawawalan, hindi ako napapabayaan ng Diyos, ika nga, marami pa rin blessings.
Ngunit alam niyo ba na bago niya narating ang lahat ng ito ay labis ang kanyang hirap na pinagdaanan. Naging factory worker sa Taiwan hanggang sa makalipat sa Europa kung saan naman siya naging yaya sa araw at events organizer sa gabi. Naging mayordoma, cook, caregiver, English teacher, makeup artist at iba pa. Naging TNT sa loob ng 11 taon, dahilan para hindi makauwi ng mahigit 1 dekada sa kanyang mga anak. Mensahe niya sa mga kapwa magulang na malayo sa mga anak, puna ng matatag na komunikasyon, malawak na pangunawa at bukas na relasyon ang physical absence. Iniwan ko kasi ang aking mga anak. Umuwi ako ng Pilipinas after 11 years. And sobrang hindi madali yon. Pero nang dahil nga sa hirap ng buhay na pinagdaanan ko, nung maliit pa kami, walang-wala kami, doon kasi nabuo yung sinabi ko sa sarili ko, pinangako ko sa sarili ko na hindi mangyayari sa mga anak ko yung mga pinagdaanan ko. Ayaw ko maranasan nilang hirap, walang baon, walang pambili ng ganyan, ganito, mga projects sa school. So talagang kaya nagsikap ako. Kung malayo ka, katulad kung nasa Europe at lumayo ng napakahabang panahon, yung understanding mo din sa kanila dahil nga hindi naman sila lumaki sa poder mo. And yung puso na lagi kang may pagpapatawad, lagi may pangunawa. Single mother din ako ng mahabang panahon and hindi ganun kadali. Yung may work ka, tapos may mga anak ka, tapos malayo pa sa'yo. Pero kailangan lang talaga yung positive yung spirit. Kailangan lang talaga yung pagiging nanay. Lagi mong isipin na, babalik ako sa pagiging nanay. My relationship with my daughters are not perfect. Pero ang sinigurado ko is, kaibigan nila ako. Hiling naman niya sa mga kabataan na patuloy magsikap na maabot ang mga pangarap sa kabila ng mga hamon na hinaharap sa buhay. At kung may pagkakataon, ay magbahagi rin sa iba. Hashtag #PayItForward. Yan, lagi kong sinasabi sa kanila na matuto kayong magpasalamat. Alam nyo, isang napakagandang ugali, marunong ka mag-thank you regardless of how much you receive. Kung malaki yung na-receive mo, edi mas magpasalamat ka na malaki. Pero kung konti lang yung na-receive mo, magpasalamat ka pa rin dahil mas ibibless ka kapag marunong ka magpasalamat. And gusto ko matutunan nila, bukod sa hashtag pay it forward, gusto ko matutunan nila yung pag-appreciate sa mga taong tumutulong. Kasi hindi madali, hindi simple lang, hindi pinagpapaguran yun ng mga taong tumutulong. I-appreciate and isa buhay, hindi ko man naka-receive ka na, mawawala ka na. Yung simpleng pag-share ng channel, simpleng pagsasabi sa iba na mag-subscribe ka, dahil pag nag-subscribe ka, para mo na rin silang tinulungan. Kasi malay mo naman, pagsasabi mo dun sa tao na yun na mag-subscribe dun sa channel, sila naman yung mananalo sa susunod. So nakaano ka doon, naisabuhay mo yung pay it forward and naisabuhay mo rin yung pag-appreciate doon sa taong tumulong sa iyo at hindi ka nakakalimot sa naitulong sa iyo. At alam mo, pag ikaw marunong lumingon sa mga taong tumulong sa iyo doon sa times na nasa sobrang down na down ka, believe me, aangat ang buhay mo. Ini-invite ko kayong i-like ang page Buena G and of course ang ating YouTube channel Buena G. Marami kayong matututunan sa mga live stream kapag sumali kayo. Marami kayong mapapanalunan. At the same time, madadala ko rin kayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa na pinupuntahan ko. Kaya ko yung ginawa din para hindi man kayo makapag-travel ngayon. Sana ma-inspired kayo sa akin. Maging inspirasyon nyo ako na one day, magagawa nyo rin yan. Makakapag-travel din kayo, mapupuntahan nyo din yon. Pero sa ngayon, hayaan ninyo na dalhin ko muna kayo dun sa mga lugar na napuntahan ko na, na-experience ko na hindi ko akalain na mapupuntahan ko. Who would have thought na ang isang simpleng Mindoreña, ang simpleng Calapeña, ang isang simpleng Calapeña na nanggaling sa hirap ng buhay ay mararanasan. Yun, sana wag kayong makalimot na mag-subscribe at ipasubscribe din. And syempre, huwag natin kakalimutan na i-share. Sa bawat pag-share ninyo ng aking channel, may isang kabataan kayong matutulungan na kapos, lalong-lalo na sa hirap ng buhay at sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 04-3288-4240.
Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.